Hello guys, good afternoon and welcome back to my vlog guys. So bali guys, yung content natin vlog ngayon, gagamutin po natin yung kanapin dito, yung mga sisyo na may sakit dito sa farm ng Ibahay. So tara guys, tingnan natin guys yung kanilang mga manok na mayroong sakit. So ngayon, nakita ko ito kanina guys. So ngayon, tutulungan natin at gagamutin natin yung mga manok na mayroong sipon, yung mga sisyo nila na 1 month to 2 months years old, okay? So hello guys, dito tayo ngayon sa Aklan Heritage na mga manok guys. So atin nakikita rito, yan sa likod ko, okay, wait. So atin nakikita guys ito, kanina punong-puno ito ng mga sisyo na may sakit. So atin nakikita rito, mayroon ng sisyo na namatay rito, okay. So bale, naka-isolate sila guys na ng inilayo nila sa mayro sa walang sakit. So yan lang guys, yan, wala nang laman yan kasi kinuha muna ng may-ari para i-separate. So ito guys yung kanilang selkie, naka-separate din kasi may sakit yan. So atin nakikita guys yung isa, yan. Yan, meron niyang mga sipon at yung mata guys nakapikit lang. Okay, so meron naman dito ang kano. Dito. Meron po tayong black astrolope at saka dark mahogany na Rhode Island red. So yan guys, atin nakikita nagluluwa yung mata at saka basa yung ilong. So may sipon ito guys. At tapos dito grupo ng mga black astrolope. Yan. Masisiyo yung edad nito is 1 month to 2 months old. So atin nakita, yun guys, namumula yung kanyang mata. Tapos mayroon talaga itong mga sipon or sakit. Okay? So ayan. So bali guys, ito yung farm. Nandito po yung farm ng Aklan Heritage Chicken. So meron din sila ditong alagang ito, decalb white, mga luman guys na mga manok. So ito guys yung mga klase ng mga manok na nangingitlog na kulay white, yung minamarket sa mga palingke. Yan po guys, ito yung mga parent stock. Ito po yung mga decalb white na nangingitlog. So ito yung pinakamaraming itlog per year. So yan guys, yan. So nabili lang nila ito guys ng every chicken, magkakalaga ito ng 450, yung isa 450 to 550 per hen. Okay, so babae po yan lahat guys. So bali doon po sila ng itlog, naka pre-range lang po sila guys sa ating nakikita. Okay, so bali guys, ito yung mga grupo ng mga black astrolope. Yan, mga black astrolope po yan guys ng mga manok. So ito yung gagamutin natin. So ating nakikita guys yung kanilang mata na namumula at saka yan, nakapikit. Yan, nakapikit na kahina at naka at basa yung may ilog. So sipon po ito guys, cause ito ng matinding ulan rito dito sa part ng Aklan. Tapos ulan, init, ulan, init. So ito guys yung isa. So atin nakikita, yan, yan yung itsura niya guys, namumula yung kanyang mata. So ito guys, gagamutin natin ito. Yan, yan guys. At saka yung ilong is basa. So gagamutin natin ito guys, yung mga sisyo na ito, para kahit paano hindi ito masayang. Okay? Bali guys, yung gagamitin natin sa paggamot sa ating mga sisyo na ito guys, ito. So use yung palagi natin ginagamit. So Bactidol, ito, Primoxel tablet at saka syringe. Ito, Carayom. Pero yung meron itong ng injection yung gagamitin natin, pero yung meron itong Carayom, tatanggalin po natin yan guys. So syringe lang at saka ito po guys, cotton. Okay? So tara guys, gamutin natin itong mga manok na ito para maiwasan din yung mortality, yung pagkamatay ng mga manok. So atin nakikita guys, kaya pumipikit yung mga manok kasi nga mabigat yung kanilang ulo na naramdaman sa sakit na sipon. So gamutin natin ito guys. Okay? So bali guys, kanina yung mga manok kasi nasa labas lang dito. Dito nila isolate. So dito po nila guys sa bawat sako na yun guys. Napansin ko kasi may sakit yung mga manok. So bali 5 days na nakalagay sila rito. So hindi ako nakatiis. So pinuntahan ko yung mga
kung ano dito sa loob ng mga box na yan. Tinignan ko yung mga may mga sakit pala ng mga sisiw. So sayang guys, sa atin nakikita. At saka yung iba, marami pong bulutong para mga ito guys yung cause ng mga kagat ng mga lamok kasi nga maulan, after na maulan, maraming lamok yung lumalabas. So bali in-advise ko sila guys na lahat na may sakit na manok, ipasok lang sa lugar na kung saan hindi maulan. Kasi nga may sakit na sila tapos maulanan pa, so baka lumalala yung kanilang sakit ng mga manok. So yan guys. So yating na-observe kanina, wala na yung mga laman guys. Kasi nga pinasok na nila doon sa loob ng bahay nila yung mga manok. So may mga space pa naman guys, malaki kasi yung farm nila. Okay, so ngayon tutulungan ko sila paano ito gamutin yung mga sisiw na ito guys. Hindi lang ito guys, may sa loob pa. Doon sa loob may gagamutin din tayo mga sisiw na ganito yung rin yung cause ng kanyang sakit. Okay, so atin nakikita yung manok guys. Yan yung kanilang nagiging tano. Yan, yung kanilang itsura. So gagamutin natin ito guys. Okay, so ito ay manok na pala ito, na sisiw pala ito ng black astrolope. Okay, so bali yung natin gagawin guys ito. Paliguan muna natin yung ating mga sisiw gamit itong ano, merito powder na pang termites. Paliguan natin guys. Tapos meron po siyang bulot dito, parang ano, ito parang bulutong. So, tatanggalin natin yun guys. Ayan, tanggalin natin itong yung mga bulutong sa kanyang mukha. Hugasan banda guys kaya sa kanyang ulo banda at dito sa banda sa kanyang ilong. Hugasan natin guys. Ayan. Ayan guys, hugasan natin. Ang next natin gagawin guys, gumamit tayo nito syringe na mayroong Bactidol. So ipa-flush natin guys bawat ilong. Yung sukat po ng kung ganito yung gagamitin nating syringe. So sa 2, dito sa 2 banda. Okay, so i-flush natin bawat kabila ng ating manok. So after natin ma-flush dun guys ng Bactidol, so ipa-flush ulit natin siya sa bawat ilong na walang Bactidol para hangin lang yung papasok sa kanyang ilong. So yan lang guys. Tapos sunod natin gagawin nito, punasan natin yung bawat gilid ng kanyang ilong gamit itong cotton. Yan. Tapos dito sa loob ng kanyang ngalangala, linisin din natin guys. Tanggalin natin yung sipon dito sa loob ng kanyang ngalangala ng manok. Yan guys, kapag nalinis na, bigyan natin ito guys ng ito. Pwedeng buo rin itong Primoctel. Since maliit pala ito guys, di niya ito malulon agad ng buo. So hatiin natin guys. Tapos yung kahati, ibigay sa manok. Yan, so okay na guys. Tapos parawan na natin para matuyo siya. So bali guys, dito po natin nilagay yung mga sisiw natin. So mga basa pa po sila guys, pinapatuyo po yan guys. Okay, so yung iba guys dito, yung kanina, yung mga ibang mga manok rito is doon sa loob po guys ng kanilang bahay. So bali mamaya yun yung susunod kong ano, i-gagamutin. So ito lang muna guys yung inuna kasi nakulang po tayo ng ito, ng Bactidol. So naubos po agad guys yung ating Bactidol doon sa 20 piraso ng mga, ay sa 12 piraso ng mga sisiw. So yun guys. So yun lang guys yung paggamot dito sa mga sisiw na mayroong sipon. Ganun lang guys, kadali guys. Habang hindi pa malala yung sipon nila, gamutin agad natin. Kasi kapag malala na yan at yung mata nila namula talaga at bumilog, ibig sabihin nun, mahirap na yung gamutin at magkukos pa yun ng pagkabulag na ating mga alagang manok. Okay? So, yung edad pala ito ng mga sisiw guys, umaabot yan ng 1 to 2 months old. So, bali dito guys,
meron din dito. So yung iba na yun guys, pinasok doon sa loob ng kanilang bahay. Tapos ito yung iba. So guys, black astrolog din ito. Yan. Yan guys, so meron po sila itong kano. Yung isa, yan yung dark mahogany na Rhode Island Red. So yan. Kasi guys, ngayon ko lang ito nakita, yung mga manok dito na ganito na pala kalala yung ibang sakit dito. Pinabayaan lang kasi ng iba ng kano, di agad na gamot. So ito guys, kung hindi natin magamot yung ating mga alagang manok, so ganito yung magiging resulta. Yan. So ito yung magiging resulta kapag pinabayaan natin, at kapag pinabayaan pa ulit natin, magkukos yan ang pagkabulag ng ating mga alagang manok. So mahirap na itong gamutin kung ganito na yung sitwasyon ng kanilang mga mata. Okay? Pero try pa rin natin guys na gamutin ito, baka makarecover pa. Okay? So bali guys, ito yung kanilang Rhode Island Red the Dark Mahogany. Okay? So that's it. So ayun lang muna guys yung ating vlog ngayon. So bali, sana makatulong ito guys sa mga nagsisimula pa lang sa pagmamanok. Kapag berong sakit yung kanila mga alagang manok, so marunong na sila magpagaling nito. Okay, so bali guys, sa next vlog ko ipapakita ko sa inyo yung result, at i-visit din natin ito, explore natin yung kanilang farm dito. Okay, so yun lang guys. So thank you po, thank you guys for watching.